Proceed. Okay, binanggit mo yung unang Pedro 3:19 na may nakabilanggo doon sa panahon ni Noe. Ito ba tumutukoy sa purgatorio? Yes. Yan ay bilangguan ng mga espiritu na hindi naman langit, hindi impierno, kaya pinangalanan ng Iglesia Katolika na purgatorio. Next question. Next question. Ayon sa talata ba rito na sa Little Bullet na meron bang nababasa ng purgatorio o wala? Yes or no? Yes, meron. Yung binasa ko sa La Sagrada Biblia, uulitin ko anong nakalagay doon. Ang sabi ay ganito, A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé. Laktawan ko na lang, el Padre se entiende por Espíritu de las almas y por cárcel el purgatorio. Okay. Next question. Okay, next question. Yung bang purgatorio, yan ba'y tumutukoy sa apoy? Lugar na may apoy? Yes bro, sa katuruan ng Iglesia Katolika, ang purgatorio ay tumutukoy sa lugar na merong apoy. Okay. Kasi yung apoy yun ang purification sa ano, malalagay dyan. Okay. Next question. Existido na ba yung purgatorio mula pa sa Lumang Tipan? Meron na. Panahon ba natin mga nilamuses, ganyan, panahon na meron na yung purgatorio? Yes bro, kaya nga nandoon na inailagay yung mga pasaway sa panahon ni Noe. Okay. Yung bang purgatory yun ang inyong panalangin, yung ba yun ang inyong gagawin para yung mga tao na sa purgatory ay maihaon at madala sa langit pamagitan ng panalangin ninyo ng inyong mga member sa Katoliko? Yes or no? Objection, moderator. Time stop. Anong objection natin? Affirmative. Ang isyong pag-uusapan ngayon kung meron bang purgatorio. Hindi isyo kung ano yung aming ginagawa sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Ang isyo kung meron ba o wala. Yun ang isyo ngayong gabi. Okay, so yung objection mo bro patungkol doon sa pagtatanong niya sa labas doon sa pinag-uusapan, may na pinag-uusapan patungkol sa purgatorio, no? Pastor, meron kang counter-objection or hahatol na ako? Okay, sige, di lang tayo lalabas na lang kasi yun ang kanyang ano. Ito lang tanong ko ulit. Okay, next question ko na lang. Next question, Pastor. Okay, next question na lang. Last 5 minutes. Okay. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sa langit may mga kaluluwa na nakalagay doon? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sa langit meron ng mga tao na nakalagay doon, nakalagay doon sa langit? Meron na. Meron ba talata? Objection, moderator. Time stop ulit. Anong objection natin? Affirmative? Hindi natin issue ngayon kung meron bang mga nasa langit na. Ang issue natin ngayon kung meron bang purgatorio o wala. Okay, counter objection din, Pastor Cesar. Okay, kasi ang ating pagsalito yung lugar na purgatorio, naturalmente. Pag sabing lugar, meron tayong tutukoyin ng mga lugar na may tao na nakalagay doon, gaya ng purgatorio. Kung may tao ba dyan na nakalagay sa ating panahon ngayon, may talata ba sa Biblia na may tao doon sa purgatorio? Oh. Okay. So ganito yung decision natin. Actually, gusto ko din makita kung paano i-follow up ni Pastor Cesar yung tanong patungkol dito sa langit, Pastor, no? Tatanggapin ko muna as a valid question. However, nasa iyo naman yan, Bro Jando, kung how you approach this question. So either sasagutin mo ng direct 20 seconds, Bro, or magpaliwanag ka lang agad ng 10 seconds, Bro. Eh, hindi ako sasagot, moderator, kasi ang issue, kung meron bang purgatory, okay. Wala. Hindi naman issue kung may nalangit ba o meron na bang impyerno. Hindi yun ang issue. Okay, next question. Next question. Time resume. Next question. Kasi bumanggit ka rito ng lugar bilangguan dito sa Unang Pedro. Natural yun, tumutupo ba ng lugar eh. Eh, sabihin, ito bang lugar na ito ay mayroong tao dito na nakalagay sa ating panahon ngayon, itong Unang Pedro 3:18 hanggang 19. Lugar kasi ito eh. Sabi mo eh, lugar eh. Anong pastor? O, ang tanong ko dito, sa ating panahon ngayon, mayroong bang purgatorio na may taong nakalagay na lugar na may tao na nakalagay doon? Kaya ng Unang Pedro 3:18 na yung kanyang binanggit kanina. Oh. Okay. Sagot? Okay, meron nga. Yung mga pasaway sa panahon ni Noe, yung iba, hindi na na-specific kasi yung specific doon yung pinangaralan ni Kristo. Bagkos, may mga tao talaga doon, kaya nga pinangaralan eh. Oh, next question. Next question. Next question. Oh, next question. Nung pinangaralan ng mga tao ito, hindi ito na nakahango dito sa lugar na ito, nanatili sila hanggang ngayon. Ito mo taon to panahon ni Noe nga, mga patay na ito?
nanatili pa rin sila dito sa libingan dito, sa sinasabi mong libingan, nanatili pa rin sila o hindi na? Yes, bate sa opisyal na katuruan ng Katoliko, mawawala lang yan pagdating ng araw ng paghuhukom, kaya andyan pa rin yan. Next question. Next question. Ibig mo sabihin, itong mga tao ito ay hindi pa ito na kapunta sa nahatulan o ano man napunta sa langit o impyerno man itong mga ito. Napanahon ni Kristo, mayroon silang nadalang bihag. Diba binasa natin, mayroon silang nadalang bihag nung kanyang pag-akyat. Diba ito yung mga tao nito na nadala ni Kristo sa kanyang pag-akyat. Diba ito yon? Hindi. Next question. Next question. Okay, next question. Ngayon, sa ating pong panahon ngayon, bumanggit ka ng purgatorio. Nasaan ngayon ang dimension ng purgatorio? Nasaan yan? Sa dito sa lupa o doon sa langit? O saan ba yung dimension yan? Saan siya nakalugar? Kung saan ang pinuntahan ni Kristo, yun ang kanyang dimension. Next question. Okay. Pinuntahan ni Kristo ng dimension. Okay. Itong tanong, sa anong dimension ang pinuntahan ni Kristo? Kung alam mo, anong dimension? Hindi ko alam kung anong dimension. Ang nabasa ko lang sa Biblia, pinuntahan ni Kristo. Pinuntahan ni Kristo nung panahong siya ipatay na. Nasa spiritual na kalagayan, pinuntahan niya. Yun. Next question. Next question. Sino naman ngayon ang tao na may tendency na mapunta sa lugar ng purgatorio pag namatay? Ano, sino-sino sila? Ano ang kanilang mga nagawa? Bakit sila mapunta sa purgatorio? Bayan, tungkol sa katuroan namin, ang pupunta doon yung mga namatay na may venial sin. Next question. Next question. Ano-ano yung mga venial sin? Ano-ano sila? Ano-anong klaseng kasalanan yung venial sin? Kasi meron kang tinutukoy venial sin. Ano-anong mga uri ng kasalanan niyang venial sin na yan? Objection, moderator. Time stop. Ipapaklaro ko lang kung valid ba yung tanong niya, napunta na siya. Ano yung venial? Okay. Okay, so kung tinatanong mo ako sa moderator, since napapag-usapan naman during sa question, tinatanggap ko yan as a valid question. However, kung nasa iyo din yan, bro. Okay, sasagutin ko. Proceed, bro. Sa aming katuruan, Brother Cesar, ang venial sin, yun yung mga kasalanan na hindi mo sinadya. Next question. Okay, next question. Hindi sinadya. Sa mga anong mga kasalanan yan yung, o bigay ka ng sample na bakit? Kasi meron tayong kasalanan na nagawa na talaga alam natin na kung ano talaga, venial ba yan o mortal sin ba yan o ano. Bigyan mo ko ng isang kasalanan na venial na hindi sinadya. Ano bang kasing kasalanan yan? Yan. Bigyan mo ko para maliwanag. Sige, halimbawa, nag-drive ka sa kotse mo, tapos nabundol mo yung bata, napatay mo, hindi mo naman sinasadya. Venial yun. Next question. Okay, next question. Okay, yan. Okay. Yan, bukod naman sa mga yan yung mga kasalanan na mapunta doon, yung mga hindi sinasadya. Paano naman yung namatay na isang katoliko, halimbawa namatay, na hindi siya na dumaan sa bautismo, yan ba siya ba mayroon siyang kaligtasan, hindi siya dumaan doon sa prosesong bautismo na para siya ay maligtas, namatay siya na walang bautismo, ano ang kanyang kalagayan? Moderator? Time stop mo na. Ipapaklaro ko muna kung valid ba ang tanong kasi napunta na sa bautismo. Hindi ko kinukuha muna yan na as a valid question, Pastor, ha? Mas maganda, Pastor, doon tayo sa inline doon sa purgatory. Pero as long as kinoconnect mo siya, itatanggipin ko yan. Pero okay, for now, mag-next question ka muna, Pastor. Paki-replace. Okay, ating klaruhin. Yung moderator kasi, ito po kasing ating pumpak sa purgatorio, base doon sa mga tao na nagkasala, na napunta sila doon ngayon, itong tanong, gaya sa venial sin, sabi na kanina, na hindi sila sadyang kamatayan, paano naman yung tao na namatay, na hindi siya dumaan sa proseso ng simbahan, para siya pagdamatay siya ay meron siyang assurance, salvation. Hindi siya nabautismuhan sa kanyang pagkamatay. Wala siyang bautismo, wala siyang ano sa simbahan, wala siyang participation. Ano ang kanyang kalagayan? Saan siya mapunta? Sa purgatorio ba o saan siya mapunta? Yan ang gusto ko malinaw. Okay, sige. Sagutin ko na lang. Sa official na katuroan ng aming simbahan, yun ay aming ibinibigay na namin sa bahala na sa Diyos. Time. Yun ang nasa aming sisisi. Bahala ng Diyos doon. Time, 7 minutes time. Okay.